Ginahasa umano ng ama ng kanyang kaklase ang isang dalaga sa Kabuyao, Laguna. Sa Pandibulacan naman, isang dalagita ang umano'y ginahasa rin ng lalaking kasama niya sa isang grupo. Makibalita tayo kay Sandra Aguinaldo. Kabata-bata pa ng anak ko, kinaganito mo. Hindi ka naawa sa anak ko. Napaiyak na lang sa galit ang 16 anyos sa dalagitang itago natin sa pangalang Melissa nang makaharap niya sa presinto ang gumahasa umano sa kanya na si Albert Barcenas. Parehong miyembro ng Kadamay ang dalawa at nakatira sa inokupang bahay sa Pandi Village 2, Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan. Base sa investigasyon, nakipag-inuman si Melissa kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang madasing siya, nakatulog siya sa opisina ng Kadamay. Naalimpungatan na lang daw siya nang maramdaman niyang pinagsasamantalahan siya ng suspect. Itinulak niya ang suspect at tumakbo palabas. Nagsumbong siya sa mga kaibigan at dito na binugbog ang suspect na kalaunay dinala sa presinto. Todo tanggi naman ang suspect sa paratang. Sa Kabuyao, Laguna naman, arestado rin dahil sa panggagahasa umano sa kaklase ng kanyang anak, si Christopher Cruz, 39 anyos. Ayon sa biktimang itago natin sa pangalan Jenny, inimbitahan siya sa bahay ng kanyang kaklase para sa isang handaan. Nang makainom ng alak, niyaya raw siya ni Cruz na maghatid ng pauwing kaibigan. Pero dahil sa kalasingan, nawalan daw ng malay si Jenny. Nagising na lang daw siya na pinagsasamantala na siya ng suspect. Sinubukan daw niyang manlaban pero muli siyang nawala ng malay. Nasa gitna lang siya ng ilang barangay tanod sa isang bakanteng lote mag-isa. May pasa at sugat ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Lumabas din sa eksaminasyon ng medico-legal na meron siyang fresh laceration sa kanyang maselang bahagi ng katawan. Mabilis namang naaresto ng mga pulis ang suspect na maring itinanggi ang bintang. Hindi ko po magagawa po yun na magkaroon po ng pagnanasan. Sa anak ko na lang po, tinitignan ko na lang po yung bunso kong 4 years old. Doon na lang po, dapat po gagawin to. Yung mga anak ko po, kaibigan niya po matalik. Nakakaawa po talaga yung pagsikap ng mga magulang sa pagpapaaral ng anak. Tapos, sa isang iglap lang, masisira po ang kinabukasan ng bata. Hindi kasama ang mga insidente ito sa mga rape case ng Philippine National Police sa inilabas itong datos na nagsasabing unti-unti nang bumababa ang rape incident sa bansa. Mula raw sa 4,850 cases mula January hanggang June 2016, bumaba ito sa 4,650 mula January hanggang June ngayong taon. Ayon sa PNP Crime Laboratory, indikasyon itong nananalo raw ang gobyerno sa pinaigting na kampanya kontra droga. Gayunman, hindi ipinaliwanag sa datos kung may kinalaman nga sa droga ang mga suspect sa lahat ng mga kasong ito ng panggagahasa. Sandra Aguinaldo, GMA News.